Magandang umaga mga sir, ano? At saka welcome back uli dito sa ating channel. And today ang pag-uusapan natin is ang ating transmission gear, ang KMX 125 versus KRR 150. Alin nga ba ang mas maganda sa dalawa na gamitin para sa ating BC 175? So kung natatandaan nyo last year, no, itinuro natin kung paano mag-install ng ating transmission gear sa ating BC 175. Ano ba yung mga modification na ginawa natin dito para mag-improve? So I assume today, no, mas may idea na tayo kung paano natin siya install. Pag-uusapan na lang natin dito is yung comparison ng dalawang transmission gear at saan ba tayo may advantage. So, ang ating topic for today na nakikita nyo sa larawan ay ang KRR 150 at KMX 125. Parehong 2-stroke, parehong 6-speed, with 2 different characters, at parehong pwede sa barako. Tayo sa comparison ng dalawang transmission gear, ang input shop at ang gear ratio. May dalawang shop ang transmission gear, ang output at ang input shop. Ang output shop ay para sa engine sprocket at ang input ay para naman sa clutch housing. Ang una sa dalawang pagkakaiba ng KMX at KRR ay ang input shop. Ang KMX 125 ay circular clip lamang ang gamit na siyang pumoprotekta sa clutch housing. Ibig sabihin nito, wala siyang thread at nut. Kung saan naman ang KRR 150 ay may thread na kapareho ng ating barako at iniipit ito ng isang nut, maaaring dito pa lang isipin na natin na mas maganda ang KRR dahil nga pareho sila ng barako. Punta tayo sa ikalawang pagkakaiba at ito ay ang gear ratio. Unahin na natin ang KRR 150 upang masimplify ang paliwanag. Gaya ng sabi natin kanina, ang input shop ay kinakabitan ng clutch housing at dito makikita ang mga gears 10, 17, 20, 22, 21, 22. Ang output shop naman ay kinakabitan ng engine sprocket na may mga numerong 27, 29, 26, 24, 20, and 19. At makikita natin sa gilid ng larawan ang ating mga gear ratio, 2.70, 1.70, 1.30, 1.09, 0.95 at 0.86. Paano nga ba kinukuha ang gear ratio? Madali lang mga kaibigan, no? Output divided by input is equals to gear ratio. Tandaan na ang KMX at KRR ay 2-stroke na motorsiklo. Kung tatakpan natin ang 6 gear ng KRR 150, ito ay ang stock gearing na 4-stroke na eliminator na halos pareho ang disenyo ng makina sa ating mga barako. At kung tatakpan naman natin ang 5-6 na gearing nito, ito ay ang stock gearing ng barako. Ang galing, di ba? Tandaan, ang barako ay kilala sa low speed gearing nito na pareho ng nasa KRR na 2-stroke. Pero kung titignan natin mabuti, mas low speed ang 1st, 2nd, and 3rd gear ng KMX 125. Ang nagbiblink na araw sa 1st gear ay mas mataas ang numero na nagbiblink sa bilog ng KRR. Mas mataas na numero ng gear ratio ay indication na mas low speed ito. Ang 5th at 6th gear ng KMX 125 ay mas mababa ng ilang puntos ang gear ratio kontra sa KRR 150 na indikasyon na mas high speed ito ng bahagya. Ang kapansin-pansin dito ay pagkakapareho nalang lahat sa 4th gear, ang barako, ang eliminator, KMX 125, KRR 150 ay may 22-24 teeth na may gear ratio na 1.09. So sa puntong ito, mas naiintindihan na natin ang KMX 125 ay mas low speed ang 1st, 2nd, and 3rd gear at kung saan naman ay mas high speed ang 6th gear nito na may potential na pangdulo. In this video sa screen, makikita natin na magkaiba talaga sila. Both has different characters. I guess na alam natin ang KMX 125 ay pang off-road at ang KRR 150 ay pang patag at madalas na makikita natin sa mga karera. So ngayon, balikan natin ang gear ratio ng dalawa. Kung titignan natin mabuti, ang gear ratio ng KRR 150 halos magkakalapit ang diferensya ng gear ratio sa pagitan ng mga gears. Narito ang ibig ko sabihin. So nandito ulit tayo sa mga numero mga sir, no? Alam ba natin na ang ating transmission gear ay nakadesenyo depende sa ating paggagamitan. Best example nga natin siya ay yung KRR 150
at saka yung KMX 125. KRR 150, pampatag, pangkarera, KMX 125 off-road. And sabi nga natin kanina, 1, 2, 3, 4 stock gearings po yan ng ating barako. So ngayon, ang pagkarera ho kasi mga sir, or ang mga pampatag na motor, kagaya ng barako, is as much as possible, baitang-baitang po ang gearings niyan, or yung diferensya ng gear ratio nila. Paano ba natin kinukuha yung diferensya ng gear ratio? No? 2.7, 1.7, meron kang 1.0. 1.7, 1.3, meron kang 0.4, and so on. So sa ating pangkarere mga motorcyclo, sir, napaka-importante, no? Especially sa mga professionals talaga, binabago pa nila yan. As much as possible, itong mga to ay baitang-baitang ang diferensya para maiwasan yung pagbaba ng RPM. Kagaya natin dito sa KMX 125 na pang off-road, importante sa kanila yung mas mababa yung gear from second, first, second, and third, no, para sa mas maganda acceleration, especially do sa mga obstacle course. So ganun ho, nakabase ang ating transmission gear na pwede mo gawing batayan para sa pagpili mo ng iyong gagamitin. Kung akong tatanungin mga sir, masasabi ko na pareho silang magandang gamitin. Depende sa paggagamitan. Kilala naman ang barako na paboritong gamitin ng mga builders as base bike sa kanilang mga project dahil nga sa napakaangas na looks nito at swak na 175cc displacement. Kung ikaw ay adventurous at mahilig ka sa mga off-road activities, stock look man yan or either tracker na ganito, as long as gusto mong gumamit ng 6-speed transmission gear, let me advise na mas magandang gamitin ng KMX 125. At kung hindi mo naman bet ang off-road style, no? Stock or either copy racer ang diskarte mo, allow me to say na mas better ang KRR 150. Ang aking suggestion ay mananatiling suggestion lang at solely, ikaw pa rin ang masusunod sa kung ano ang gusto mong gamitin. Inilatag ko lang sa isang content for your quick reference. May kamahalan ang KRR 150 transmission gear dahil na rin sa limitadong bilang nito sa Pinas. At madalas na ang seller nito ay umaangkat pa sa Thailand. Sa halagang 5,000 ay nakabili na ako ng KRR transmission gear na set. Pero take note mga sir, hindi pa po ito plug and play. May videos po tayo na 3 part on how to install and modify your transmission gear na ilalagay ko ang link sa ating description box or sa comment section. Mahalagang mapanood po ninyo ang video upang magkaroon kayo ng tamang pananaw o gabay. Ang input shaft ng 2-stroke ay walang butas na gaya na makikita ninyo sa input shaft ng 4-stroke. Sa part 1 ng ating video tutorial mga sir, aking tinuro dito yung kahalagahan ng butas dun sa ating input shaft. Kung saan ang ginamit ko dito ay ang input shaft ng barako. Maaari naman po ninyong pabutasan na lang ang inyong input shaft para hindi nyo nahugayahin yung ginawa namin na masyado mas maraming proseso. Okay, pag-ugnayan na lang ho kayo doon sa inyong mga bibilang seller upang sila na lamang po magpabutas nito at magdadagdag na lamang ho kayo ng kaukulang bayad para sa machine shop. Tandaan, importante po ang butas na iyan. Kung kayo po ay may mga tanong o suggestion, maaari po kayo mag-comment dyan sa ating comment section at sisikapin po natin yang sagutin sa mga darating na vlogs. Thank you for watching and please like, subscribe and share the video. Maraming maraming salamat po.